Sorry naman sa comments, kala ko kasi nakalimutan ko yung Valentine. Sorry, sorry, sorry. Feb 14 nga pala yun. Tama nga pala. Oo, sabi dito si Nayaw, anong merong sayaw? Nagsayaw kayo dun? Sino ba tayo? Ah, okay. Kala ko sayaw na. Oh my God, hindi! Kala ko, tik. Kinalimutan. Kasi ano, sinayaw namin yung mga girl housemate. Tapos pinapili kami ni Kuya kung sino yung mga gusto namin bigyan ng sulat. And syempre, kung sino yung bibigyan namin ng sulat, sila yung isasayaw namin. Oh. Oh, sige. Guys, eto, proceed na tayo sa ating game, guys. Sa ating challenge. Complete me. Eto lang naman. Guys, kung ready na kayo, press 1 dyan sa ating comments. Ayan, pwede na rin kayo mag-send ng ating helmet, unicycle. Ayan na si Nicole, Bailaris, Barbie, Mikey, fangirl. Okay, mukhang ready na kayo. Aces! Naku, Ella, Elaine, thank you so much. Aduka, boom, thank you. Naku, kayo ba? Sumasali ba kayo sa mga campaign? Ako hindi. Yung last time for ano PBB talaga eh. Okay. Wala pa. Okay, eto na guys, ang complete me. Okay, bubuohin lang ni Ralph ang sentence. Ito. Ralph, our first sentence is, maybe it's you. Maybe it's you. And me. So yun na yung unang sentence natin, Ate Gail. Maybe it's you and me. Wow. Okay. Etong next. Come with me, let's. Let's have fun. Come with me, let's have fun. Okay. Oh. Going good, guys. So, I closed my eyes and thinking of I closed my eyes thinking of you. Sabi dito, I closed my eyes, I can't see. Oh, basta sa mga nagko-comment talaga. Kayo ha, eto. And, I miss you. I miss you talaga. Wow! I miss you. Akala ko sasabihin niya, I miss your ganyan. Wala talaga. Buo, guys. I miss you. Buo. Ito. Period. Eto. You make me smile. Ooh, you make me smile. And eto na susunod. Soon. Let's hang out. Oh. English, sir. You'll see my face. Oh, ganda, hindi yun my heart, my face talaga. Oh. My face. Ayun. So guys, yun na nga po ang kinomplete na sentence ni Ralph. So kahit anong tono, Ate Gail, pwede mo bang gawa ng kanta yan? Nako, may panibagong theme song na namabubuo. Okay. So just those lines, no? Yes, yun lang. Okay. Grabe, ang galing yan. Di naman. Sige, try natin. Okay. Maybe it's you and me. Come with me, let's have fun. I close my eyes. Thinking of you, I miss you. You make me smile, soon let's hang out. You'll see my face. Wow! Ang galing! Grabe! We. Ang galing! Ang galing! Ano ba? Ang galing! Grabe! Bow down, guys! Ayan na si RRBF na ko! Hey! Thank you sa Duka Boom! Ate Hazel! Thank you! Sai Belle, baka pwede kang gumamit ng stickers natin. Guys, remember, gamitin natin stickers na. Ayan, Angela, thank you. Yung helmet, unicycle, bicycle, at saka Duka Boom, guys. Ayan, Honey Silva, thank you so much. Pero,
Pwede bang ma-request isa pang kantang yon, tapos mag-off cam lang ako, tapos kunwari, para kayong dalawa lang. Oh my God, nakalimutan ko na. Okay. Pwede okay. Ba? Oh my gosh. Ayan, guys. Alis muna si Madam K sa picture. Ayan. Anytime, anytime. Wala ganun. tayong dalawa lang tao dito. Wala mo na. Walang nakakakita. Walang nakakakita. Ano, IG live lang, ganun. Okay, go. Maybe it's you and me. Come with me, let's have fun. I close my eyes, thinking of you. I miss you. You make me smile soon. Let's hang out. You'll see my face. Written by Ralph Malibunas. Yes, guys! Ayun, guys. NXR BFAs, thank you so much. Ayan, thank you sa Duka Boom. Thank you. Nako, ayan na mga nag-oxygen yan. Pero kayo ba, after nyong lumabas ng PBB, tapos sinip na kayo, anong feeling? Anong unang naisip nyo? Kasi for sure din nyo naman in-expect kasi last minute lang lumapit tong si Kuya Ralph kasi nakakainis talaga to. So ano, paano nyo yan tinanggap na sinip kayo kagad? Nabigla ako kasi ang daming videos pala, mga moments na I didn't realize they were watching, mga ganun. Tapos may mga account na and everything. Kasi super last minute, so I wasn't expecting anything. But then lumabas yung mga episodes na lumabas na ako, like dalawa, with the both of us getting to know each other and everything. So, nakakatuwa naman. At least there's other people we could share our, ano, situation with. Parang ganun. Ay. Ikaw, Kuya Ralph. So, kasi, syempre, nung paglabas ko, hindi naman ako nagkaroon ng phone agad. Pero, grabe, nung nagka-phone ako, pagkita ko, wow, ang dami. Tapos nakita ko yung mga ina-edit nila, mga photos, tapos yung mga moments nga, kahit hindi siya in-air sa TV, may mga nakikita ako, mga, yung pagkinukuha nila sa live stream. Yes. Ala ko, ako lang may alam, tapos, alam nila na minsan nakatingin lang akong ganyan, tapos, nakikita nila yon. Sabi ko, wala naman makakaalam, di naman to i-air. Kasi tapos ako, parang nung nakita ko, parang tinagsaan sa Twitter. Nagulat ako. Nagrabe sila kaano, sobrang spy nila talaga, hahanapin talaga nila. Kaya sobrang, syempre, masaya ako na na-appreciate nila kami. And sobrang thankful ako sa suporta and pagmamahal na binibigay nila sa amin. And ayun, kundi dahil sa kanila din, wala kami dito kasi sila yung nag-request sa'yo, Karina, dito sa Gandang Gambi, Karina. Kaya maraming salamat po talaga. And ayun po, mahal na mahal po namin kayo ni Gayly. Kaya love you. Diba? Para silang mga maliliit na CCTV talaga. May mga ayan, pero sinisave din ni Ralph. For sure, lahat din ng moments nyo ay sinisave din nila. Mas malala pa yung mga yan, for sure yan. Madaming pictures yan. At saka kasi, siyempre, iba na pag dinagdagan ng music at saka ng mga effect, di ba? Parang mas lalang, wow, ganyan. Di ba? Parang normal lang, pero nung pinanood mo, uy, grabe, may pa-music video pa sila. And sobrang hirap mag-edit ng video, ah, pero... May pa-slow-mo pa, ganun. Diba? Pero eto, kasi tinanong ko si Chico at saka si Amanda, kung papabalikin sila sa loob ng bahay, ayaw na daw nila bumalik. Kayo ba? Kung Siyempre, hindi kayo masyado naging close sa loob na. So, kung papabalikin ba kayo, gusto nyo pang bumalik? Ako, sobra. Ikaw. Sinabi ko sa kanya yun eh. Sabi ko, balik na lang tayo sa bahay. Oh. Siyempre, iba din naman sa outside world, iba sa bahay. And yung sa outside world kasi, yun na yung tunay na buhay and dito talaga yung mga pagdadaanan nating hamon. Sa bahay kasi weekly task lang yung iisipin mong nakaka-stress doon. And ayun, si Kuya, nakakamiss din naman kasi talaga si Kuya pag nagpapayo siya. And syempre yung mga housemate. And kung ano lang talaga eh, mag-moment lang kami doon. Wow! Alam mo yun?
Oh, sige, alam namin yun. Grabe, kaya nakakamiss, sobrang nakakamiss. Parang pag iniisip ko siya, tapos na pala talaga. Kasi dati babangon ka, kami syempre sa boys bedroom, makikita mo yung kwarto, nandun ka, nakahiga ka dun sa kama ni kuya. Na, tapos magsosot ka ng lapel every morning. Nakakamiss yun, number one yun. Noong una akong na-evict, grabe, naligo lang ako. Hinahanap ko yung lapel ko eh. Napaparanoid ako. Parang feeling ko mapaviolation ako pag hindi ako naglapel. Pero nga, nakakamiss talaga. So, kaya, para sa akin, gusto kong bumalik. No. Tsaka, di ba naging ano ka pa, house challenger? Oo eh. As in, sobrang saya. Nakaabot ako sa huling linggo ng BBB Connect. Kaya marami salamat sa mga bumoto sa akin, sa Team Ralph and sa iba pang shippers. Marami salamat. Oh, grabe nga. Mukha kang masungit dun, ha? Ganun talaga siya. Sobra. Ganyan lang talaga siya. Pati ako parang grabe talaga tong ano, parang palaban-laban na laban. Parang talagang mananalo talaga siya. Talagang ganun talaga siya. Attitude talaga siya nung tinaas niya. So, anong iniisip mo nun? Parang talagang ang pinarating mo lang ba na, ay, kailangan ko magmukhang ganito or talagang nararamdaman mo na, ay, lalaban talaga. Ako, aminin ko sa una talaga, sabi ko, ayoko na. Kasi sa kanila na yun eh, ayoko nang agawin ko eh, diba? And, pero nung, syempre, si kuya, binigyan ako ng nagsalita siya, sabi niya, parang deserve ba daw, ganyan-ganyan. Tapos napaisip ako dun, oo nga. Binigyan ako ng pagkakataon ng mga taong bayan. Pero ayun nga, ito nakikita nyo 6 hours. Si 6 hours ko yung task na sobrang pressure talaga ako na alam nyo guys, sa mga nanonood po dyan, sobrang nakokonsensya talaga ako. Kasi noong mga time na yun, kayo yung iniisip ko habang ginagawa yung task na yun. Sabi ko, sobrang pressure kasi di ba pag nape-pressure ka, pag iniisip mo siya ng sobra, hindi mo talaga siya nagagawa ng mabilis or maayos kasi nag-iisip ka. Hindi ka makapag-focus dun sa ginagawa mo. Pero ayun guys, alam ko kahit si Nix Ars ko, mahal nyo pa rin naman ako. Kaya ayun guys, masaya ako dahil nakaabot nga ako sa huling linggo. And marami salamat po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Kaya sana ako pa rin naman ito eh, kahit 6 hours eh. Ayun ikaw Ate Gabe, ikaw kung papabalikin ka. Without a doubt, I would go back for sure. Kasi maikli lang yung oras ko dun eh, mga 3 weeks lang ata, maybe less. So I would want to experience the house more and of course spend more time with the other housemates kasi after being evicted I got closer to the housemates. So I wish we had that time dun sa bahay. Yes, oh. Yeah, and sobrang ano simple yung ano buhay dun sa bahay. As in walang gadget, walang social media, walang kahit ano. We just have to focus on each other and it was so nice. Wow. Yeah, nakakamiss talaga. Yun din naman yung isa sa pinaka nakakamiss na feeling talaga. Yun as in parang challenge, oh nakaka-stress, pero alam niyo yun parang walang judgment, wala kayong narinig na ibang tao. So carry lang, so what? Gagawin ko yung ano decision ko. So parang ganun. Ngayon kasi syempre iba na, nasa outside world na kayong dalawa. So how does it feel sa outside world? May nararamdaman ba kayong 6 hours pressure? Ganun, hindi. May ano ba kayo na anong nararamdaman nyo? Kasi for sure, ang Chimanda daw may bashers. So kayo ba may bashers din kayo? Siyempre, ayun, hindi din naman maiiwasan yun. Hindi rin naman kami perfect. Hindi rin naman sila perfect. Siguro ginagawa nila yun kasi may mga bagay lang talaga na hindi sila masaya sa ibang parts. Pero ayun nga, hindi naman din talaga mawawala yan eh. Kahit anong gawin mong kabutihan. Diba? Kahit ayusin mo, may masasabi pa rin sa'yo yung tao. Kahit sobrang bait mo na, kahit wala ka namang ginagawang masama or what. Pero ayun nga, hindi talaga natin maiiwasan yan. Kasi wala eh, nandiyan na yung part na talaga ng buhay natin yung ganyan na may masasabi pa rin yung tao. Kahit anong gawin mo, kahit anong kabutihan, na pagkakamali lang yung papansinin nila. Kaya dapat mag-focus na lang din tayo sa mga taong nagmamahal sa atin, sa mga naniniwala sa atin. Kaya yun, wala eh. Kare. Nandiyan na lahat yung kare. Kare. Diba? Alam niya yung kare-kare. Oh my gosh! So, yun yung pinaka-corning joke ng taon talaga na 4 years na. Ay, ayan. Oh my gosh! Wait lang. Nanonood kasi ako ng 8 dati. Ang pangit ko nung. Ang corny. M-M.
patay. Alam mo yung mga times na pag pinapaalala nila yung joke na yun, gusto ko talagang patayin yung sarili ko. Okay lang yan. Sobrang laki naman nag-enjoy. And grabe yung card yun, di ba? Oo. Itulog. Eto talaga, nako, nilalaglag din ako ni Ralph sa sarili ko. So, speaking of, Ate Gail, ikaw naman. Oh, yeah, I mean, anything that we do, we signed up for this, diba? Getting into PBB, mm-hmm. Not everyone is going to like you, so expected naman. Basta, as long as I know that we're, ano, we're not hurting anyone, we're not dragging anyone down, diba? As long as we're just spreading, like, good vibes lang, and we're telling our supporters din na not to bash anyone, kasi alam namin yung feeling na sobrang sakit, and we don't want anyone else to do that, so, that's the best that we could do. And bahala na sila. Totoo yan. Ako, yeah. Oo, alam nyo, mahirap talaga mga task ni Kuya. Hindi nyo lang alam kasi wala kayo sa loob. Guys, kung nandun kayo, madaling panoorin, madaling tignan sa TV. Pero pag nasa loob ka, hindi siya ganun kadali. Feel, yan din ako na, nung sabi ko, ay, parang kayang-kaya ko naman yan. Nung nasa loob kami, apakahirap pala. As in, parang bumalibaliktad na kami talaga. Hingal na kami, nasusuka na kami, hinihika na si Seth, ganyan. Pero hindi, grabe pala yung mga challenge. So, ayun guys, do not judge talaga. Iba kapag ikaw na ang gumagawa ng mga tasks ni Kuya. At iba sa loob din. Siyempre, iba din yung pressure ng mga challenges sa loob. So, eto na yung last, second to the last game natin. Kasi, ayan na, malapit na mag-live si Ate Gail. 8-8-9 ba? 9 or 8-9? Okay, so kaya-kaya pa naman to. Eto lang ay yung best friends game. So, tatanungin ko lang kayo ng mga questions at saka kung anong gagawin nyo sa sitwasyong ito. Mm. So, madali lang, chill lang to. So, eto ang una. Okay. Eto kasi, umuso din sa TikTok. So, itatanong ko muna kay Kuya Ralph kasi parang puro boys ang mga sumasagot nito. Eto, would you slap Ate Gail in the face as hard as you can for 1 million pesos? No. Pero pwede kayong maghati. Pero Ate Gail, bawal ka sumagot. Pwede mo siyang bigyan or pwede mo siyang suyuin with the money. Would you slap her for 1 million. Oh, hindi sa pagiging ano, hindi talaga eh, kasi mabilis ako makonsensya eh. Kahit sinabi na okay lang, ganyan, pero mabilis ako makonsensya, kaya hindi ako papayag. 1 million lang yun eh. Maano lang, makakayanan yan sa ibang paraan. I mean, pwedeng pagtrabahuan yan. Pera lang yan. Oh, eto. Pero eto, tanungin naman natin si Ate Gail. Kunyari, kayo, sabi, uy, iisaslap ka ni Ralph ng 1 million, payag ka ba? So, papayag ka? Oo. Alam mo, yan din sagot ko. Sige, sampalin mo na lang din ako. For 1 million, papayag ka, Ate Gail. Oo, papayag ako. Hindi pong hindi ko matatanggal yung bakat ng kamay. Goods lang yun. Goods lang daw ba yun, Ate Gail? 1 million pesos, man. Big winner ka na nun, Ralph. Bagay. Pero kasi, alam mo yun, never forget eh. Hindi makakalimutan yun eh. Pag pero hindi naman personal, di ba? May reason naman. Pero mabilis ako makonsensya. Oh. Yun lang naman siya. Oo. Pero kung dito sa comment box, puro payag yung mga tao eh, no? Oo. Oh, ako din, pasampal din ako, sabi ni Nicole. Sampalin mo ko, Gail. Ayan, may mga magpapasampal for free, guys. So ayan, may magpapatapak pa nga sa inyo. Tapakan mo po ayan yung mga comments. Ito susunod. If kunyari isa sa inyo nawalan ng bahay or ng matitirhan, would you let him or her in? Kukupkupin niyo ba siya? Yung isa't isa. Sige, ikaw muna, Ate Gail. Kunyari walang matitirhan si Kuya Ralph ngayon, tapos kukupkupin mo ba siya? Sure. Not with nothing, talaga. Wala siyang damit, wala siyang underwear. Kailangan talagang as in kup-kup na parang magiging mother ka, ganyan. Wow. Yes. Ay, yes daw. Ikaw, Kuya Ralph. Wala talaga siya kahit walang napkin, walang pambiling napkin. Oh my God. Walang,
Wala talaga as in. Oo naman. Oo naman. Actually, meron nga ako dito mga kasama ngayon. Kaya welcome naman lahat kung sino. And syempre, lalo na si Game kung gusto niya. Diba? And ayun nga, sa tanong mo, kung walang-wala nga, di ba? Kasi iba yung kapag nakakatulong ka, di ba? Sarap sa puso. Oh, ayan guys, so huwag kayong mag-alala pag nawalan yung isa naman. Lagi silang may matitirhan. Yes, eto. What would you do if ayaw ng best friend mo yung jowa mo? So, for example lang, ikaw Kuya Ralph, ayaw nila si Ate Gail for you. Tas best friend mo yon. So, anong gagawin mo? Ako, i-explain ko sa kanila kasi baka siguro na pop na iisip nila na ganun, na ayaw nila agad kasi hindi pa nila nakikilala ng lubusan. And hindi pa nila alam yung ugali talaga. Pero once na nakasama naman nila yun, for sure, ayun, pagsasabihan ko lang sila na bakit ganun, ba't ayaw nyo ganyan. Tapos, kilalanin nyo muna kasi. Diba? Kasi kung tunay silang kaibigan, diba? At saka kung wala namang ginagawang masama yung tao, diba bakit ayaw nila, di ba? Para sa akin yun, di ba? Pero paano kung darating na sa parang FO levels, ganyan? Ibig sabihin, hindi sila tunay na kaibigan. Maiintindihan ko sana kung may bagay na hindi talaga, may bagay na hindi magandang nagawa yung jowa mo, di ba? Doon ako syempre, okay, oh, may ginawa. Pero kung wala naman, di ba? Bakit? Ibig sabihin, hindi sila tunay na kaibigan. Ayan. Guys, ayan na. So, pag nag-warla-warla, guys, alam nila. Eto, ikaw, Ate Gail. Definitely, I would have a conversation about it. Kasi yung mga kaibigan ko rin, yung mga best friend ko, like, magka-vibe lang kami. So, like, we understand each other. And I don't think it would ever get to that point. But if ever, I am willing to, talk about it. And, yun lang. For it to be FO, I don't think it would get to that point, though. Tama din naman, tama. Eto na ang last question natin for our best friends game. Eto, ngayon, at para sa inyo, ano ang pinaka parang malaking amount na ng money? Ikaw muna, Kuya Ralph. Ako? Parang, kunyari, 50,000, eto na yung malaki para, malaki na to, malaking bagay na to para sa akin. Ikaw, parang ano yung pinaka malaking amount na para sa'yo? Sa akin, 500,000. Ikaw, Ate Gail. Pesos, diba? Kasi yung uta ko, it's still in like US dollars mode. That's all. Pesos. Siguro pareho na lang. 100. Okay. So, eto. Ito na pakinggan eh. Tapos pag nakikita ko yung itsura, parang, wow. Ang dami. Diba? Ayaw pa ng 1 million eh, no? Oo, so, pa 100,000 eh, no? Juicy pa. Hindi, pero, ang ganda lang tignan. Eto. May 500,000 pesos ka. 500,000 exact. Pero mangungutang si Ate Gail ng 500,000 din. Ibibigay mo ba? Oo. Alam ko, kung ano naman, kung sinabi naman niya na babaya, why not, di ba? Pag titiro balance ka, it's give it all or have pwede, nothing. Pwedeng ano na lang, take 250. Negotiate. Hindi nga. Kailangan gusto niya lahat. As in, kunyari, namumuhay ako mag-isa. Ganun ba yung scenario na wala akong... Mm. Ang hirap eh. Kasi pa... Ano na lang, libre ko na lang siya. Kahit ano. Okay. Ikaw, Ate Gail. Pero syempre, hindi naman alam ni Kuya Ralph na yung inihingi niya, yun lang din yun meron ka. So, ibibigay mo ba or hindi? I'll try to help as much as possible, but ano. Pero sabi nga niya, he's willing to take me in, so he'll take me in. I'll give him the money, ganun. Oh, pwede. Ano? Ha? Sobrang laking amount nun para sa akin. Oh. Malaki naman talaga siya, di ba? Kahit sa mga viewers natin dyan, guys. Kaya nyo ba? 500,000? Ako, sa totoo lang, real talk, hindi ko talaga kaya. Diba? Depende na lang kung billionaryo ako, guys. Go lang. Kung Steve Jobs, mga ganyan ang peg natin. Pero pag gantong normal na tao, parang hindi ko talaga kaya. Ayun. Delivery ko na lang siya ice cream. Wow. Diba pang pag-aan na lang cake ako? Ice cream ngayon. Pang palamig. Ayun. Ayan. Thank you. Thank you sa inyong dalawa. Grabe. Ayan.
Pero guys, of course, bago matapos tong performance na to, gusto ko sana kayo turuan ng isang sayaw. Yun, alam nyo ba yun dati? Dati na kanta. Nakita ko yun. Nakita ko si Neon ni Aljun sa TikTok. Sa FYP. Oo na. Buti na lang kuya-kuya kita eh. Mahahampas talaga kita eh. Dito eh, ibablock kaya kay tao. Gano'n. Ay. Gano'n, may bloopers pa eh. Grabe. Alo, alam niya din pati yung bloopers. Grabe. Ay, so, thanks. Stalker. FYP. Si FYP, we. Sobrang fan nga kasi ako ng 8. Bakit di pa kayo naniniwala? Oh, sige na, sige na. So, alam mo, nag-guess kami kay Aljon. Sobrang wow. Parang dati napapanood ko lang. Tapos kinakausap niyo kami dito sa Kumu. Yeah. Uy! Kay Ralph Gale, guys. Grabe, ang dami niyang sinanaduk ka. Boom! Ralph Gale official. Ayan. Thank you. Thank you so much. Huwag kang mag-alala. Kukupin ka rin nila. thank you, Ralph Gale. Ralph Gale, thank you so much. Official team ng Ralph Gale. Thank you so much. Ayan nga, gusto ko sana kayo turuan ng sayaw yung dati na TikTok siya. Mas sikat siya na kanta dito, Ate Gale, yung dati rati. Ayan. So, ready na ba kayo? Okay. Sige, i-adjust ko lang din to. Mag-adjust tayo ng camera para lahat tayo makatayo. Ayan. Rebounding ka, yung Reina. Wow! Wow! Rebounding Reina. Live na tayo, sorry. Nagkakalat na naman ako. Sorry. Rebounding Reina. Ayan! Meron na. Ayan. O, sige. Madali lang. Ayan. At the first step. Ayan. Di ba't ikaw? So, yun lang. Di ba't ikaw ang yung reyna? Lalagyan mo lang ng ano. Ikaw, Ate Gale, gaganon ka lang. Yan. Tapos lalagay ni Kuya Raph. Ayan. So, di ba't ikaw nga yung reyna? Ayan. Tapos, Kuya Raph, ikaw naman. Ako ang iyong hari. Tapos, sabay na kayo dito. Ako yung prinsesang, di ba singer na dancer pa? sa gift mo, para ti. Ayan. So, sige, from the top tayo. Di ba't ikaw nga yung reyna at ako ang iyong hari. Ayan. Ako yung prinsesa. Ayan. Sa gip mo parati. Ayan! Guys, ayun na, makapagdamdamdamin po. Na performance. Eto, sige, ipatugtog na. Ngayon naman, with music tayo. Ayan. Gumagana yung utak ko pag ganitong sayo. Wow. Kasi, tinanong ko nga kung mga dancers kayo. Both pala kayo, madalas sa TikTok. So, kaya nyo to. Ayan. Ayan, wait lang. In 3, 2, 1, and... Ayan! Grabe! Ano ba ito? On the spot? Pero ay, wait lang, may nakalimutan pala ako. Wait lang. Sa una pala, ganyan pa muna. That. Na. Yan. Ikaw nga yung reyna. At ako ang
Yung hari. Ayan. Sige. One more, one more. Kayang-kaya natin yan. Madami pa naman tayong oras. 3, 2, 1, and... Di... Turo. Reina. Tapos... Bao. Tapos gilid. Hawe. Hug. Ayan. Thank you, Karina. Thank you, guys. May TikTok na silang alam, guys. Ang bilis nilang matuto. Ayan! Last one sa ating dati. Bale, Ate Gail, nandito si Kuya Ralph sa'yo. Dito? Yan. Okay. Yes. Ayan. Guys, isa pa. Pa-screen record na lang, guys. Kayo na ang bahala. Baka naman, baka soon makita na rin natin ito sa mga TikTok nila. Let's abang-abang na lang. Oh. Abangan! Abangan! Ayan. 3, 2, 1, M. D. Turo. Bow. Tapos, hawe. Yakap! Yes! Paano nyo yan? Gagawin namin yan soon. Guys, i-crop nyo na lang ako doon. Yan! Thank you so much! Grabe, sobrang game nila. Diba? Na-on the spot silang TikTok challenge. Pero at least, ano yung favorite post nyo ba yung dalawa? Guys, baka naman may paduka-boom kayo dyan kung nagandahan naman kayo sa performance. Wow, on the spot yun, guys. Kaya, grabe. Ay, ayan na! Thank you! Grabe, si Heart. Thank you so much. Grabe. Ayun, sana naman ay makita namin yun sa mga TikToks nyo. Sana makapag-duet kayo. Oh my gosh, wow!